Hello sa inyong lahat, bali may dinala sa atin ito isang Samsung na mini amplified speaker. Ginagamit ito sa computer ng nagdala sa atin. Bali ito yung model niya, itong Samsung na to, HW-H20 6 ohm front speaker lang yung dinala sa atin. Kasi yung isa speaker lang yon, ito yung may amplifier. Ang problem nito ay no power siya. DC 14 volts, 13 watts yung ginagamit. Pero yung adapter nito ay customized na o pinalitan na kasi na sira na daw yung dati. 12 volts yung ginamit nila. Tapos ganito yung pagkagawa nila. Kaya napatanong ako sa may-ari kung nabaliktad yung kabit. Sabi na may-ari, hindi naman daw nabaliktad yung kabit kasi ginagamit na nila yan. Kaya lang biglang na nawalan ng power. Pero matagal na rin nila ginagamit kaya lang biglang na lang daw nawalan ng power. So, sabi ko sa kanila, subukan ko. Kasi nagtaka ko, 14 volts yung kailangan nito, 12 volts yung ginamit nila. Pero tumutunog daw yan, kahit 12 volts yung ginagamit. Kaya lang, bigla na lang daw na lumuhala ng power. So, hindi naman daw na baliktad yung pagkakabit. Kasi kita nyo naman, open siya, walang siyang tape. So, meron tayong 12.2 volts DC. So, pag nilagay natin dito siya, yan. Tapos, pindutin natin to, wala talaga siyang power. Dapat may indicator light yan dyan. Wala siyang power. So yan ang aalamin natin kung ba't wala tong power. So napakasimple lang siguro nito pag nakita natin yung loob. Pero huwag lang yung mga SMD tamaan kasi mahirap yung hanapan ng parts. So, para to sa mga baguhan, baka maka-experience kayo nito kasi yung mga baguhan na tulad ko ay ganito yung mga gustong inaayos, yung maliliit lang. Kasi magandang itong pag-practisan mga ka-G-lovers. Lalo-lalo nung estudyante ako, ganito yung mga gusto ko kasi magandang itong pag-practisan. Hindi ka masyado matatakot, diba? So, ito, binubuksan muna natin siya mga ka-G-lovers. Tapos, pag nabuksan natin, tingnan natin kung ano bang problema nito, but wala siyang power. So, madami pala itong tornilyo. Bali, 6 yung tornilyo nito. Okay. Tanggalan na natin. So, medyo matigas lang siyang buksan. Meron pa pala siyang tornilyo dito sa may RCA na input natin. Okay, ito na, nabukasan na. So, pag tiningnan mo yung board, maliliit yung parts. So, mukhang maganda rin yung tunog nito. Integrated na yung pagkagawa nito mga ka-G-lovers. Yan, almost SMD type na lahat yung mga parts niya. So, baklasin lang natin to. Siyempre, una muna natin siyang titingnan dito tayo sa DC jack natin kasi dyan yung pinaka-source natin. So, mag-physical check muna tayo. Pag okay naman yan, next tayo, troubleshoot, tester. So wait lang, tanggalin ko lang to. Medyo mahirap siyang tanggalin. Iba talaga gumawa yung mga branded na company.
So ito yun na yung pinaka-board niya. Nung tinitingnan ko mga kajilabers, wala naman ako nakitang sunog. Yan. Ito yung pinaka-board niya, wala naman tayo nakitang sunog. Sa tingin ko, kailangan siguro muna natin siyang i-resolder. Meron siyang fuse dyan, notice muna natin yung fuse. Yan. Test muna natin yan yung fuse. Tapos, pag good tong fuse, mag-resolder tayo. Bale, okay naman yung fuse. Okay man ang fuse. Walang problema sa fuse. Hey, kung napadaan ka at bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated ka sa mga ina-upload ko na video. Pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo. Bale, ganito muna yung gagawin ko. Resolder ko muna itong mga switch, stack switch. Tapos, resolder natin yung DC jack nito. So, ganyan naman yung unang-unang ginagawa ng mga technician. Nire-resolder muna. Pag wala pa rin, magto-troubleshoot tayo. Yan, taposin lang natin itong resolder. Nakita nyo ba itong DC jack natin? May corrosion siya. So, kailangan natin resolder. Baka dito yung pinaka-problema niya. So, resolder muna natin yan. Tapos, testingin natin mamaya kung gagana na ba. Ayan, tapos na natin siyang may resolder. Kita nyo, na-resolder natin, naalis na natin yung corrosion. Katapos ito, try natin testingin. Bale yan na mga ka-G-lovers, kita nyo, nag-power na siya. So, napaka-easy lang i-repair to. So, sana mayroon natutunan yung mga baguhan dito sa simpleng tutorial na to mga ka-G-lovers. So next natin to ay testingin natin kung tutunog ba. Useless naman kasi kung napapower natin na hindi naman tutunog. So testingin natin.
Balong napakalilang yung tunog niya, mga kaginagay. Sutry natin takpan to para mapakinggan natin ang aswan na tunog nito. So, okay naman yung tunog, malinaw siya. Butis kini natin lang nakatakip para dito natin malaman kung talagang buong-buo yung tunog nito, mga kaginagay. Tara, takpan muna natin to. Balik tayo pag natapos natin matakpan. By the sound.